We devise a plan to find a good man who can look after her mother, after his mother, while he is gone. At first, this made Maricar furious, but eventually, she saw the pure intention of her son. The separation and distance made Maricar discover her happiness outside her son. On the other hand, being away from Maricar made Mateo realize that truly home is where the heart is. That's the easy enough. Ito nga po mga kaaldabang isa sa dahilan at rason kung bakit po maraming nanonood, maraming dumadaan sa channel natin kasi kumukuha po tayo ng update, kumukuha po tayo ng ebidensya at resibo na kahit ano po yung sabihin nila, kahit ano po yung gawin nila, okay lang naman po yan mga kaaldab eh. Sa mga taong hindi naniniwala, nire-respeto natin yan at ginagalang. Sabi ko nga po, dun sa mga nagre-react na kumbaga si Mengay, 15 days na mawawala sa EB, depende pa rin po yan. Normal lang po, mga kaaldab, na hinahanap po si Mengay, nagtatanong si kay Mengay, kasi hindi nyo po masisisi, mga kaaldab, yung mga ibang netizen. Kasi napanood po nila, kamakailan lang na andyan si Mengay, tapos mawawala, 2 days, tapos babalik. Hindi po katulad ni Jose. Kay Jose po kasi malayo eh. Kay Jose po kasi mga kaaldab nasa ibang bansa kaya talagang hindi mo po pwedeng sabihin na babalik siya agad-agad. Tinatapos niya lang talaga yung bakasyon na ibinigay nga po sa kanila ng TBJ. Di po ba? Hindi naman po si Mengay lang. Marami din po sila. Kaya lang siyempre mga kaaldab, iba pa rin po kapag nasa telebisyon ka. Hindi naman po porket nawala si Mengay, sinasabi nila nagpe-prepare daw po ng kasalan, ikakasal na nga po raw ngayon July 28, mawawala na raw po yung channel natin, gayahin ko na raw po yung iba na hindi na nag-upload kasi nararamdaman na nila na bukas sa makalawa wala ng aldab, nararamdaman na nila kaya nagmo-move on na sila. Samantalang ikaw Mr. Destiny, naninindigan ka pa kahit alam mo na rin sa sarili mo na mawawala na yung aldab. Yan po yung pagkakamali nila. Hindi po ako naniniwala na mawawala yung aldab. Kung ano po yung pinaninindigan ko hanggang sa huli po, kakapit po ako. Magiging kampante, di po ba, hindi ako bibitiw. Kasi alam ko naman po eh, pag dumating po yung point, eh, talagang ganun, di po ba? Kaya nga po, mas maaga pa nalalaman nyo na kung sino po yung takot at kung sino po yung kumbaga naninindigan, di po ba? Tama naman po yung sinasabi ng iba, nakikita ko naman po yung ibang mga YouTube nagdumidepende na, minsan hindi nag-upload, nagbibigay man sila ng update, paisa-isa na lang, hindi po katulad ng dati, hindi po ka masasabi na kasagsaga ng kumbaga pagbibigay ng update, yung tipong may sarswela na pero nananatili pa rin kampante. Hindi po ba? Bumulusok po ito nung ano eh, nung July 28. Tapos ang pinakamasakit po rito, syempre, Ogie Diaz yan eh. Hindi po ba? Christy Permin yan. Kapag nagbalita yan, maraming maniniwala. Maraming magsasabi na, ayan, mag-move on na kayo kasi galing na sa bibig ni Christy Permin. Unang-una, yung pamamanhikan. Doon pa lang, marami na nakuha yung simpatya eh. Ang ibig kong sabihin, nakakuha na po sila ng mga bumaliktad. Sinabi na nila na marami na nga po raw na Aldab Nation ang kumbaga tanggap na yung katotohanan na malabo na nga po raw ibalik yung Aldab, malabo na nga po raw pagsamahin sila Mengay at Isoy. Di po ba? Tapos napunta pa si Mengay sa TV5, lalo na pong nawala, di po ba? Tapos sinabayan na naman ni Ogie Diaz, di po ba? Tapos sinabi niya, karamihan daw po ng Aldab Nation, tanggap na yung katotohanan na magpapakasal na nga po si Maine Mendoza at si Congressman Spotted. Oh, wala na, di po ba? Yun ang sinasabi ko. Sa lahat po ng sabihin ko rito, lahat po ng ipaliwanag ko, hindi po nila tatanggapin.
Real talk yan mga ka-Aldab. Pero pag dumating yung July 28, dyan po tayo aarangkada. Dyan po tayo magsisimula. Kasi doon lang po talaga natin po pwedeng isa isabihin eh. Sa ngayon, lahat po ng mga magiging komento po ninyo na pabor sa akin, ibabas lang po kayo eh. Sasabihin din sa inyo mga delulo, mga umaasa, ito namang channel na to, paasa, di po ba? Dahil sabi ko nga po, marami na rin pong vlogger ng Aldab ang naglaylo na. Ang ibig kong sabihin laylo, hindi na siya ganun kainit kung magbigay ng update. Parang nanlalamig na siya o ginagawa niya na lang yon dahil sa mga followers niya na nag-aabang. Ginagawa niya na lang yon para kumbaga may upload siya kada araw. Tipo ba hindi siya nakapokus kasi alam niya lahat ng titignan, lahat ng mga sasabihin niya maaring ikasira din po niya. Di po ba? Nasasabihin ganito, siguro ayaw niya rin po na mawala yung mga subscriber niya. Di po ba? Sa akin lang po, mga ka-Aldab, sinasabi ko lang po yung totoo. Although marami po naghihikayat sa atin, pero okay lang yan. Sabi ko, kung ano yung paniniwala ninyo, kung ano yung paninindigan ninyo, kung sa tingin nyo magpapakasal si Mengay at si Congressman Spotted sa July 28, nasa inyo po yan. Hindi ko naman po hawak yung kalooban ninyo, hindi ko naman hawak po ang desisyon ninyo. Kayo pa rin po ang masusunod. By the end of that time, ibig kong sabihin na pag dumating din yung panahon, eh kayo pa rin po ang magsasabi kung kampante pa rin po ba kayo o hindi. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.